Welcome to Love Lines. It's a sunny morning. Ganda ng araw. Oops, nasa na yung dalawa. Ayun, naiwan na ako. Andun na yung dalawa. Ayan. Ang ganda ng panahon, no? Uy, may bunga yung malunggay. Look. Ayun, may bunga. Kikita ba? May bunga yung malunggay. Kumain ako nung dati yung buto ng malunggay. Mahimik ang kalsada. Nagsisilakad ang mga tao. 9 o'clock pa lang kasi. Oh, ganda ng langit. Look! Cotton clouds. Cotton clouds tawag ko dyan. Blue sky and white clouds plus these green leaves of these trees. Langka, aka jackfruit, mangga. Asa na? May nakita ko dating pili. Anyway, namumulaklak yung na nagsisibulan ng mga bagong dahon yung mangga tapos namulaklak. Ay, asa? Sa dito ito, pinapakita ko sa atin ang ating Panginoon na siya ang puno at tayo naman ang mga bunga. Kung titignan po natin, mga kapatid, hindi po pwedeng alisin ang puno, ang saka, at ang bunga. Kailangan ito po ay buo para makapabunga ang isang puno na maganda at na maayos. Kaya nga, sa ating pananampalataya, isang din sa ating pananampalataya. Hindi po tayo pwedeng mabunga ng kabutihan pag hindi po tayo nagsisimba at hindi po natin inalang Diyos na ating sinasampalatayan. Halimbawa na lamang, sa loob ng bahay po o sa isang pamilya, pag ang isang pamilya mo ay hindi nagsisimba. Hindi po nagsisimba ang pamamagulan at ang ginagawa ka natin ay isang bisyo na sa limuman, na sa sulatan, at kung ano pang mga bagay na kanilang ginagawa. Dito, pagmamagulan natin ang mga bata na mamana nila ang pagmamagulan ng kanilang mga magulan. Wala ng Diyos kundi sugal, bisyo, ang namamana ng mga anak. Kumbaga, kung ano po ang ibinanin, siya din po ang bunga. Kaya nga, pagkakamalaga din, tingnan at palitan po natin ang isang kapanastas na may tema, kanino po ba kami bumabago. Ito po ay isang kapanastas na tumutukoy sa pagkapi ng isang tao. Sa pagkakas na ito, sinasabi ko, kanino po ba kami talaga bumabago? One time, tanong ko po sa mga nagsisimba sa aking isa. Sabi ko, kanino po ba talaga kami bumabago? Ang iba ay sabi nga para sa mga pamalitan sa buhay. Yung iba, bumabago sila ng maaga dahil gusto nila maaga sila makapunta ng trabaho. Yung iba naman, bumabago para gawin kung ano ang kanilang nais gawin. Ngunit mga kapatid,
kanino po ba kaming bumabangon? Sabi po, tayo po ay bumabangon dahil sa pagpapala na ibinigay ng Diyos sa amin. Araw-araw, tayo po ay inaawaan ang lahat ng pagpapala ng Diyos. Araw-araw, tayo po ay binigyan ng kanilang buhay, binigyan ng panabagong pagkakataon, binigyan ng mga biyaya para magpasalamat sa Kanya. Kaya kung saan, araw-araw, dapat tayo ay bumabangon para magpasalamat sa Diyos na ayon sila sa pagkakataon. Kaya mga kapatid, napakahalagang connection natin sa Diyos sa kanani, napakahalagang na connection natin sa Kanya. Halimbawa ni, pag isang tao po ay hindi pa namin nagdarasal. Ang isang tao po parating hindi nagsisimba. Ang isang po tao ay palaging nasa kasalanan. Ano po ang nangyayari sa Kanya? Wala po koneksyon sa Diyos. Wala po, hindi po nakikita ang kapapangan ng Diyos. Kahit isa naman, hindi po nakakaroon na magandang bunga ang kanyang buhay at kung dahil po walang kasiyahan sa pagdating ng tatlong panahon, pag may Diyos, pag may problema na dumarating, ang tao ko ay madaling sumuko, madaling panghinaan ko at ang sinakal, madaling pumala sa kanyang sarili. Kung itinitingnan ko natin yung tao kong maraming nagsisigma, yung mga tao mayroon karanasan ng mga problema at ang kanilang sarili ay nakakulit pagdating sa Diyos. Ano po ang kanyang madaling maresolba, madaling maayos ay hindi sa lahat papapayanan ang lahat ng mga problema at pagsubo sa kanyang buhay. Kaya nga makapagin ang sabi ng ating Kristo, Cristo, siya ang puno at tayo ang bunga. Kailangan palaging kumente. Kailangan palaging tayo na matuon o palaging tayo na ito komunikasyon sa Diyos na ating sila sa kapatid. Katulad na lang po makapagin na isang tao palaging po nag-arasan. Ang tao nito, pag siya po kayo nag-arasan, marami po mga biyaya ang dumadating sa kanya. Diyan po, biyaya ng kapulingan, biyaya ng pagkaroon ng pinagawa natin ng paawagin na puso at pagkaroon din ng pinagawa natin paninamot at pisan para sa mga biyaya na pinagawa ng Diyos sa kanya. Ito po, ay dahil o ito po, ay bunga na kanya kayo na mga kapatid na makahanap po ng koneksyon natin sa Diyos. Katulad po na ginawa ng Apostol San Pablo, yung siya po ay hindi pa konektado sa Diyos. Wala pang pinapaniwalaan ng Diyos. Ano po ang kanyang ginagawa? Pinutubis na ang mga Kristiyano, pinapatay niya ang mga Kristiyano na nagpalagaya sa anak ng Diyos sa Kristo. Ngunit, nung magpakita sa kanya ng Diyos, sa daan ng punong Damascus, ano po ang nangyari sa kanya? Bigla nagbago ang kanyang buhay. Nagbago ang kanyang pananaw. Sumunod sa kalooban ng Diyos, nagiging masigasig sa pagpalaganap na mabuti kanya. Ito po ay dahil nagbunga ang pinakita sa kanya ng Diyos. Nagbunga ang pinakita sa kanya ng Diyos na kabulihan ay kasalanan ang pangbunga ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos na siya sila sa pagkayaan. At the same thing as my brothers and sisters, pag ang ating pong pananampalataya ay mababaw, pag ang ating pong pananampalataya ay matigil, at hindi po tayo sumasaksik, puro kasalanan, puro bisyo ay wala tayong karamuhan. Pagsimba ay pagkasal ay ang Diyos. Hindi po magiging maganda ang bunga ng Diyos sa amin. Magiging maalat, magiging maasim, magiging mapatid. Para sa lahat, hindi pa kamain ang mga bunga
at tinuturo dito sa bawat isa sa amin. Pero mga kapatid, sa ating pananampalataya, sinabi po natin na palagi tayong konektado sa Diyos, konektado sa ating Panginoong Jesucristo, katulad ng mga sila po ang hindi napapagod. Sila po ay patuloy sa pagwala ng kabulungan. At ang kanilang ginagawa ay puro pagpapala ng Diyos. Kaya sa ating pananampalataya, ituloy din po natin palagi na tayo po ay paawaan at tumpagan upang makita natin ang kapapala ng Diyos sa ating buhay. Kaya, tanong po po sa inyo, kanino po ba tayo bumabago natin, di ba? Nakapag-English tayo ng advanced reading. Ayan. Ang bilis. Kaya yun, di ba? Makita ko ng pagkakita. Makikita niya sa Facebook. Binilagay ko. I will sing forever. Ayos ang drawing ko sa mata ko. Hindi nagaanong kita yung maga. Yung dress ko, send mo sa akin, ha? Dress hindi dalawa sa mga kayo. Kesa dito? Bakit? Kasi ito, nakakatawa. Umaraw na! Umaraw na! Tanghali na. It's 10:30. Ano na? 10:30. Ang galing ni Father. Sakto niya sa oras. Diba? I am the vine and you are the branches. Abide in me and you will be bear more fruit. The branches. The branch. Ayan o, bunga. Bunga ang tawag namin doon, yun nga nga, ito puno ng santol. May puno ng goyabano. Ay, goyabano. You know, may bunga. Oops. Oy, tiger!
Ayan, naglalakwatsa si Tiger. Uwi na, Tiger. Uwi, uwi na. Ang lagay sa gulay. Alright, where? How? Aking alaga. Ang aking mahiwagang alaga. Aray, sumabi yung kamay ko. Okay, we're home. I'll see you in the next. Bye-bye, mama. So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.